Guys, collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung energy mo at energy ng person mo, okay? Kung ano yung nararamdaman mo at ano yung nararamdaman ng person nyo. Ayan. Unahin muna natin ay ikaw, ano ba yung nararamdaman mo para sa person mo? Give me the message. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Be open-minded po, ha? Hindi po halos lahat. Pare-pareho kayo ng nararamdaman. Piliin nyo na lamang kung ito yung nararamdaman nyo. Give me more information. Ano yung energy mo para sa person mo? Meron ka ditong 9 of Wands. Yung iba sa inyo, nag-iintay siya. Pero kahit nag-iintay, ano, nafe-feel ko dito na meron kang boundary na nilalagay. Okay? Then, yung iba sa inyo, nakikitaan ko rin dito na malaya kang gawin or gusto mong maging malaya sa sitwasyon. Ito yung pakaramdam mo. Kasi nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na tapat. Pero, wow, okay. Nakikitaan ko dito, no? Meron ditong Aries Leo Sagittarius. Then, meron din ako nakikita dito na kung magkano nagiging kang mapala dito dahil sa boundary na nilalagay mo. Okay, meron kang boundary, meron kang inaaral. Mas inuuna mo yung sarili mo dito. Hindi mo muna pinagtutuunan yung person mo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi mas nakatuon ka dito sa iyong goal, okay? Meron kang mga inaaral at yun ang inaatupag mo. Kasi nakikita ko dito yung kalayaan mo. Okay, nagiging kang malaya sa sitwasyon. Meron ditong Year of the Snake. Nagiging kang mapalad sa sitwasyon. Meron ka ditong hiling na matutupad. Kumbaga, no? Nakikita ko dito nag-U-turn ka eh. Kumbaga, lumiban ka sa ibang direction. Okay? Imbes na magdiretso ka para sa person mo, lumiban ka sa ibang direction. Nagtuon ka sa sarili mo. Kung makikita mo, sa U-turn, nakatutok sa iyo. Okay? Kumbaga, nakikita ko dito, ikaw yung may hawak ng manubela para sa magandang kapalarang hinihintay mo. Ayan. Yung iba sa inyo, ha, hindi halos lahat. Give me more information. Meron dito na the Star. Okay. Nagiging kang mapalad ngayon. Ito lang nakikita ko. Meron kang hiling na meron kang hiling na masasatok sa katupar na yan. Pasensya na. Meron din ako nakikita ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Ito yung energy mo sa person mo. Wala kang hindi mo muna pinagtutuunan dito yung person mo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi marami ka nang nasayang dito sa Eight of Cups. So ngayon, nakikitaan ko dito na natuto kang i-balance yung sitwasyon. Kasi mas inuuna mo dito yung goal mo. Nagiging kang goal-oriented dito. Mas tinutuunan mo yung mga hiling mo, pangarap mo. Kumbaga, nasa iyo yung magandang kapalaran dito. Two of Pentacles. Kumbaga, dun ka sa moment na gusto mo ng balance. Okay? Nahanap mo yung balance mo eh. Ito lang nakikita ko, Virgo, Capricorn, Taurus. Mas pinili mo yung balance para sa'yo. Okay? Ito yung dito ka nakatuon eh. Tingnan pa natin. Give me more information. Kasi mas priority mo yung kapirahan mo. Okay? Ito lang nakikita ko. Give me more information. Meron ditong 10 of Cups. At ang iba sa inyo, hinihiling mo rin naman dito na magkaroon ka dito ng pagkakasundo kayo ng person mo, no? Yung iba sa inyo, gustong magbalikan, hindi ka nawawala ng pag-asa dito. Nakikita ko dito, meron dito yung iba sa inyo, magiging maayos. Maayos yung komunikasyon. At yung iba, hindi mo na pinagtutuunan yung kanyang person, mas nakatuon sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang karera sa buhay. Ito lang yung nakikita ko. Kasi lumabas dito ang Five of Swords. Kasi napifeel ko dito na mas pinapriority mo na eh. Kasi tinanggalan mo na nga ito eh sa Five of Swords. Okay? Ayaw mo nang madiin or sabihin mo, ayaw mo nang magkaroon ng problema dito. Ito lang nakikita ko. Ace of Pentacles. So, nakikitaan ko dito na wala kang offer para sa person mo, no? Kumbaga, wala kang simula, news, bagong simula sa tao na to. Ito nakikita ko, Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Capricorn, Taurus, Sinaris, Leo, Sagittarius. Okay? Kumbaga, wala kang offer dito sa person mo. Ito na nakikita ko. The Emperor Reverse. Kasi nakikitaan ko dito na
ano ka eh, ini-enjoy mo yung pagiging mong single. Yung iba sa inyo, enjoy nila yung pagiging nilang single sa The Emperor. Kumbaga, ayaw mo muna ng responsibilidad yung iba sa inyo. Okay? Page of Wands. Kasi nakikita ko dito sa Page of Wands, handa ka na eh. Handa ka na sa pagsulong, sa panibagong direction. Kasi nafe-feel ko dito, alam mo yung tipo na may pagka-sneaky ka din minsan, kumbaga, inaalam mo din yung nangyayari sa person mo, no? Pero, hindi ka nagawa ng action para sa person mo. Mas nakatuon ka pa rin sa iyong sarili. Ito rin nakikita ko. Nakikita ko. Inaalam mo yun sa person mo, pero hindi ka natuon para rito sa person mo. Okay? Maybe nakikibalita ka lang or nakikichismis ka lang sa person mo. Ganun lang yung energy mo, no? Give me more information. The High Priestess. Kasi, nakikitaan ko dito na mas sinusunod mo yung intuition mo, yung kutob mo. Ito rin nakikita ko sa The High Priestess. Kasi nakikitaan ko dito na relihiyoso ka eh. Alam mo yung emotion mo, alam mo yung pakaramdam mo, kaya mas sinusunod mo ito. Okay? Then dito, The Empress. Kung meron kang anak, nakatuon ka lang sa anak mo. Ito lang yung nakikita ko. Okay? Tingnan naman natin kung ano yung energy ng person mo sa'yo. Give me the message. Anong energy? Anong energy naman ng person mo sa'yo? Ayan. Kasi energy mo itong binasa natin. Anong energy ng person mo sa'yo? Meron ditong Three of Pentacles reverse, The Emperor upright, Virgo, Capricorn, Taurus, Aries energy. Nine of Pentacles reverse. I think yung person mo dito, no, meron siyang kinakaharap na problema sa larangan ng pera. Okay? Ito rin nakikita ko. Kaya itong tao nito, hindi ka din nito iniisip na mabuo muna kayo. Kasi meron ka ditong person na may problema sa pera. Kaya mas pinagtutuunan niyang pansin ito na matapos bago yung love. Okay? Yung connection nyo. Pero ganun pa man, ano, andun pa rin yung masidhing nararamdaman ng tao na to. Okay? Meron ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, Taurus, and then Aries, Leo, and Sagittarius. Andun pa rin yung movement nito. Ito pa rin yung hinihiling niya, no? Ten of Cups. Pareho kayo, may Ten of Cups kayo, oh. Gusto niyo pa rin ang bawat isa yung iba sa inyo, okay? Hindi pa rin to nawawala ng pag-asa. Kaya lang itong tao na ito, mas pinaprioriti niya yung kanyang kabuhayan. Kasi mayroon ditong hindi nagiging matagumpay. Pwede rin sabihin na may nalugi or meron hindi nagbubunga yung kanyang mga pinaghihirapan. Wala siyang pera. No? Kumbaga hindi nalago, okay? Pero ganun pa man, ano, yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito na nasa Emperor Energy. Ito yung gusto mangyari sa Ten of Cups, okay? Yung magkasundo, maging okay na yung relasyon, magkasundo muli, kasi hindi siya nawawalan ng pag-asa eh. Nagigitong mabuting ama, okay? Or gusto nitong maging mabuting ama, or ganun kanya tingnan, maging mabuti kang ina or ama, no? Ganun kanya tingnan. Ito rin nakikita ko, meron ka ditong person na may pagka-boss type, okay? May pagka-bossing, or sabihin natin, mas priority niya yung kanyang pera dito eh, kasi nakikita ko dito yung meron ditong may business yung iba sa inyo, okay? Kaya itong taon ito, hindi niya muna pinapriority ikaw. Yung pera niya muna kasi may pagkalugi. Pero nandun pa rin yung interest ng taon ito sa'yo. Meron ditong Year of the Horse. Ito yung nais niyang mangyari pa rin sa hinaharap magkasama kayo. Kaya lang, mas priority niya muna yung kanyang kabuhayan. Kasi hindi pa siya stable ngayon. The Nine of Cups. Lumabas ang Nine of Cups reverse. Scorpio, Cancer, and Pisces. So, itong taon ito, wala pa rin may offer sa'yo. Okay? Kumbaga, siya ngayon, nahihirapan pa siya sa sitwasyon niya. Okay? Maybe, may pangyayari dito na hindi naging maganda yung kanyang takbo ng pamumuhay. The Queen of Wands reverse, Aries, Leo, Sagittarius. Kumbaga, na-feel ko dito, no? Nawawala siya ng kaliwanagan. Okay? Maybe, no, yung iba sa inyo, nawawala ng pag-asa para sa connection na to. Ito lang yung nakikita ko. Pero nagkakaroon na siya dito ng transformation or pwede rin sabihin, ito yung gusto niya mangyari sa connection niyo, magkaroon ng transformation o pagbabago. Ito, Pentacles.
Meron ako nakikita dito, Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay, Ace of Cups. Okay, wala tong may offer sa'yo. Hindi niya kaya. Hindi niya pa kaya sa sitwasyon ngayon. Okay, ito lang nakikita ko. Kasi, mas pinapriority pa niya yung kanyang stability. Yan. Give me more information. The Empress Reverse. Yung iba naman sa inyo, no? Ayaw na talaga sa inyo. Okay? Kumbaga, no? Nakikitaan ko dito yung pagiging niyang irresponsable bilang isang ama't ina. Kasi nakikitaan ko dito may anak kayo eh. Lumabas ang The Empress Reverse. Hindi nito nagampanan yung pagiging niyang mabuting ama, mabuting niyang ina. Okay? Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Then Page of Cups, Reverse. So, naitaan ko rin dito, no, nakatuon lang to sa kanyang sarili. May pagka-arrogante to or rude sa'yo before? Ganun pa rin yung energy niya, walang pagbabago. Yung iba sa inyo, ha? Hindi halos lahat. Scorpio, Cancer, and Pisces. Kasi marami naman kayo eh. Wow, Ten of Swords. Yung iba naman nahihirapan sa sitwasyon, nababagabag, hindi makatulog. Ang daming alalahanin, ang daming problema. Okay, ang dami niyang sacrifice na iniisip, yung iba na i-stress na sa sitwasyon, nagsabay-sabay ang mga problema kasi pera eh, pera ang problema ng tao na to. Okay? The Wheel of Fortune Reverse, hindi siya siniswerte, hindi siya nagiging mapalad sa panahon ngayon. Ikaw kasi, lumabas dito ang The Wheel of Fortune, nasa na ba yun? O, diba? Ikaw ang upright, nasa Wheel of Fortune upright ka. Ay siya, naka-reverse siya, no? Kumbaga, ikaw, nagiging kang mapala dito, siniswerte ka, patuloy ang buhay, okay? Samantalang yung person mo, o ikaw ay nagiging masagana sa iyong kapirahan, nagiging maayos ang financial mo, itong person mo, gipit siya, okay? Ang dami niyang problema ang kinakaharap about sa pera niya. Pwedeng sabihin, mali siya na na-invest na pera, okay? Kumbaga, nagmamadali siyang kumita ng malaki, or pwede rin sabihin na-scam tong tao na to, pero andun pa rin yung masidhing nararamdaman nito. Hinihiling niya pa rin na kayo pa rin sa bandang huli dito. Kaya lang hindi ito kumikilos kasi wala pa siyang maiharap sa'yo. Ayan po yung energy dito, okay? Tingnan natin kung ano naman yung hidden truth ng person mo sa'yo. Give me the message. Anong hidden truth ng person mo sa'yo? Meron siya dito na, I wish I could share my good news with you. Yung iba sa inyo, nagiging masaya yung kanilang kapalaran at yung iba naman ay hindi, ano? Kasi meron akong nakikita dito ang namumblema. Yung isa, may pagka-boss type dito. I know I mess up everything. Alam niya sa sarili niya na nagkamali siya dito. I'm so attracted to you. Meron pa rin na-attract sa'yo. I know I was a distraction from your pain. So, nafe-feel ko dito, no? Alam niya sa sarili niya na siya yung sanhi kung bakit ka nasasaktan. At siya rin yung sanhi para madistract ka. Pero ganun pa man, no? Maybe mas napinipili nitong manahimik para hindi ka lalong masaktan ng lubusan. It was my fault, but I blame you. Alam niya ang kasalanan niya, pero sa inyo niya sinisi lahat, okay? Give me more information. Ayan. I hide behind material things. Meron itong mga tinago na material na bagay. I want to be more than friends. Gusto pa rin itong maging mas more than sa pakikipagkaibigan. Ano? I regret lying to you. Nagsisisi to sa pagsisinungaling niya sa'yo. I know exactly what I was doing. Meron dito, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Okay? Matigas pa rin. Ayun, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.